Hello, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Saba at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. At syempre, shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay, lalong-lalo na po yung mga kabataan dyan na palagi pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. At sa oras na ito mga sangkay, gawin po muna natin ang pinakamahalagang batas. Ito ay ang ilike ang video natin ngayon in 20 seconds. So, eto na, ratsada tayo, mga sangkay. 20 seconds. I-like po natin ang ating video para mag-recommend po sa lahat ng mga kababayan natin dito sa YouTube. Ganda ng t-shirt ko, no? Parang available pa rin po ate ito sa Lazada. So, i-check nyo na lamang po, mga sangkay. Okay na ba mga sangkay? Okay. Mga sangkay, umpisahan na po natin ang ating pag-uusapan ngayon. So dito, medyo maiinis po kayo ng kaunti siguro. At baka nga lang, baka hindi lang kaunti mga sangkay dahil nga po sa ginagawa po ngayon ng mga dilawan na hindi na po bago sa atin, no? Ngayon mga sangkay ay binastos po nila ang ating Pangulong si Ferdinand E. Marcos. At sa ginagawa nito, sa ginagawa ng mga dilawan ay hindi po nila nagigets na the more na binabastos po nila si PBBM, mas lalo pong kinakampihan siya ng sambayan ng Pilipino. If you remember, President Duterte, ginagawa rin po nila ito, yung mga dilawan, binabastos ng husto, mga sangkay. Pero nakita po natin na hanggang sa pagtatapos ng termino ni President Rodrigo Roa Duterte ay kinampihan po siya ng supermajority ng mga Pilipino. So ito mga sangkay ang ginawa nila ngayon kasi hindi ko lang mapigilan na ilabas ito, no? Ayan. Yan po yung pambabastos nila kay PBBM. Ito daw po ay paghahanda na. Okay? Para daw po sa nalalapit na sona ng ating bagong pangulo na si President Marcos. Ayan po. Mga ano talaga to eh, no? Ayan o. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko alam kung maiinis kayo. Eh, malamang sa malamang, maiinis talaga. Ikaw, kayo ba naman, ganitohin yung ating Pangulo eh. Diba? Alaga nga namang maiinis ka. So, eto. Hindi po maintindihan ng mga dilawan na sa ginagawa nilang ganito, mga sangkay, eh, lalo lamang po silang lumulubog. Paano ko nasabi? Eto, basahin po natin yung mga komento. Mga sangkay, kasi for sure, ang tuwang-tuwa lamang po nito yung mga bastos na aktivista na wala pong ibang ginawa kundi siraan ang ating gobyerno, pakialaman ang ating gobyerno, diktahan ang ating gobyerno. Imagine mga sangkay, ha? Si BBM ay kauupo lamang. Pero may mga ganito kaagad na eksena. Hindi po ba nakakaano yan? Mismo ang sambayan ng Pilipino, eh, lalo pong madi-discourage, matuturn off sa ginagawa nitong mga dilawan. Eto, Takero na naman. Talagang lagi po itong present na nagko-comment eh. Sabi ni Takero, bakit binabalitan nyo pa itong walang kwentang balita? Exactly, mga sangkay. Alam nyo itong ano, yung mga dilawang media, more on chismis sila eh. At kapag kasiraan ito sa mga Marcos, mabilis po yan sila pumick up. Okay, ang bilis. Mabilis pa po sa iniisip niyong mabilis. Kagaya na lamang po nito. Hindi lamang po ABS-CBN ang gumawa ng headline nito, kundi marami pa po. Marami pa pong mga media sa Pilipinas.
Sabi ni Lori, these rallyists are again on the move because money is going to roll out for them. Professional ginawang walang ya. Ginawang ano, profession yung ano, yung pagrarally. Well, mga sangka, hindi po bago sa atin yan. Okay? Na, may mga nababalitaan po tayo na umano. Hindi na po ito bago, alam po ito ng sambayan ng Pilipino. Bawat sigaw, may kapalit na, alam nyo na yon, mga sangka. Kaya nga may mga iba dyan, di ba? Matatagal na po sa gawain na ito. Bawat presidente, inaatake nila. Lagi po silang nakikita sa bawat kalsada. Bakit nila ginagawa ito? Parang walang kakontentuhan bawat ano eh, bawat administrasyon. Bakit? Money matters. No? Sabi ni Bong, hindi po ako Maka Marcos. Ito, hindi daw po siya Maka Marcos, pero ito sabi niya mga sangkay. Hindi po ako Maka Marcos, pero sobra naman. Kahit sino maupo, eh sana man lang palipasin at least 2 years bago magpakita ng mga ganyang protesta. Wala namang mababago sa desisyon kahit punuin nyo pa. O, diba? Kahit punuin yung paraon nila ng mga kung anong kalukuhan sa kalsada, which is correct, mga sangkay. Sa tingin ba nila sa ginagawa nilang paggawa ng ganito, may mababago ba? Mapapahiya ba yung administrasyon? Hindi. Lalo lamang po silang pandidirian ng taong bayan dahil sinasaktan po nila ang ating Pangulo. Alam nyo naman yung mga Pinoy. Kung sino po yung naaapi, andun yung mga Pilipino. Diba? Ang bihira naman. Gamit-gamit din ang utak. Alam nyo yung mga dilawan, mga sangkay, hindi po talaga nila alam yung talagang strategy kung paano mapapabagsak ang isang kalaban. Halimbawa na lang nitong halalan, nagdaang halalan, instead na makatulong po sila kay Lenny Robredo, lalo po nilang pinalubog si Lenny. Why? Inaaway po nila yung magulang nila, nababalitaan sa social media, may pa-let me educate you pa sila. Diba? Lola nila, tita nila na maka-BBM, inaaway nila, pinopost pa po sa social media. So what was happened? Ayun, binabatikos po sila. Nabatikos po sila ng sambayan ng Pilipino. Dahil doon lalo pong bumagsak si Lenny. So sabi po dito, igalang muna natin, pansamantala ang mga Pilipinong pumili sa mga nanalo sa halalan at huwag masama at walang masamang batayan, walang masamang bantayan sila. Hindi na po talaga tayo uunlad niyan kung ganyan lagi at isisisi na naman sa administrasyon. I actually agree. Okay? Imagine mga sangkay, si President Marcos, hindi pa po nakaka ilang weeks pa lang eh. Tapos may mga ganito na. Hindi ba nila mag-get sa bawat pambababoy po nila kay President BBM, lalo lang, naku po, isipin nyo na lang to, super majority na kay PBBM. Ito, hindi po ito Maka Marcos, pero nagsalita po siya na sobra naman. Hindi pa nga raw nakakaabot ng 2 years, eh ito na, may mga ginagawa ng paninira. So, ang mangyayari dito, kahit hindi Maka Marcos, nagiging Maka Marcos. Bakit? Eh sa ginagawa po nila, di ba? The Philippines doesn't have the worst government. It has the worst citizens. Lagi po natin sinasabi yan. Pero, bilib lamang po ako kay PBBM kung gaano kataas ang tingin niya sa mga Pilipino. Ako, nadi-discourage ako, mga sangkay, kasi nakikita ko po talaga na itong mga dilawan, pasimuno po ng kaguluhan sa Pilipinas. Pero, our president, PBBM, yung tingin niya sa mga Pilipino, talagang quality na quality. Kaya, doon na rin po ako nag-umpisang humanga sa kultura ng Pilipino na kailangan lamang po isayos talaga. Mabalik sa tama. Ang bilis nyo magbalita ng ganito ah. Di na kayo magka-prangkisa. Ito pa ha. Si David, sabi po niya, I'm a dilawan but we lost fair and square. Let's move on. Gave this administration the benefit of the doubt and a chance to prove themselves that they deserve the trust that was given to them. You see, mga dilawan. Ito mga sangkay, hindi lamang
hindi naman lahat po talaga ng mga dilawan may mga sapak. Di ba? Mayroon pong iba. Pero mangilan-ngilan lamang po. Ako may kapitbahay po ako, dilawan, pero matino naman po mag-isip. Close na close po kami. Di ba? So, hindi po lahat. Pero, marami po talaga wala sa ayos mag-isip. Di ba? So, ito, gaya ng sinabi ko mga sangkay, hindi po sila dilawan. Okay? Hindi po sila, mali ako nasabi. Hindi po sila pro-Marcos. Hindi po sila Marcos loyalist. Hindi rin po sila pro-Duterte. But, tingnan nyo na lang yung nangyayari. Kinakampihan po nila yung administration. Why? Maling-mali, nagawan ng ganito kabastos, ang aga-aga pa, mga sangkay, wala pang nagagawa. Spiyo marimar. Ay nako, ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. So yan, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.